ako sa Marikina ngayon. Sa JP Rizal. Ito ako sa MLW. MLW Racing. Sa tabi ng Wheeltech. Magkano gastos mo rito? Ito, mayroong pino rito. Dito sa ano. MLW. Ito. Sakto lang. Ito si Boss Rex ang ano nito. Setup nito. Na-custom lang kasi ito. Gosodok. Ayan, binigyan ko siya ng gosodok. Swing arm. Engine support. Ito, yung kulay pula. Engine support. In-extend na namin ng halos nasa half inch para maganda yung sa tambucho tsaka hindi na ako magtabas dito sa chassis. Sa iba kasi pag stock engine support tabas ka. Bakit? Didikit yung elbow. Tsaka mahirap tanggalin. Oil cooler. Aftermarket na rin. Palagay siya ng oil cooler sa akin. Tapos, radiator. Yung manifold, customized na rin to. Yung adapter. Kasi tatama sa fittings ng tubig. Ito, no? Yeah. Oh. Ito, customized to. Discarte kung paano makakabit. Kasi tatama, kaya yung curve namin naka-rotate. Nakatagil ng konti. Oo, naka-rotate na siya. Para hindi siya tumama. Anong sukat niya? Yung curve namin 34 inches. Nakoso. 220cc. 66 bore. Tapos yung crank? 6.2. Plus 6.2 ako sa crank. Plus 6.2. Tapos, ito na, yung temperature gauge. Water temperature gauge. Ito. Poso. Water temperature gauge. Ito na. Ito. Pag ganun mo. Ayan. Yung pan niya, naka-automatic. Pag umabot ka ng 60 temperature, bubukas yung pan. Ito yung pan, bubukas yan. Paano nangyayari? Pag mainit na. At dahil dito? Dahil dito sa sensor. Ito, sensor sa likod. Sensor. Nalikod doon kasi baka masabit pag nasa ano. Tapos nandito. RPM gauge. Ito, ano na, ibang brand na, wala ka rin mahanap eh. Poso na lang. Oo, wala kang mahanap. Meron, maliliit lang. Hindi, ano lang eh. 999. Ito lang pas eh. Ito lang pas. Di man naabot yan dyan eh. Kasi yung may-ari, baka hanggang dito lang yun. Pag bin ride. 13,000. Oo. Ang sabi kasi, bigyan ko siya ng makina na nag-80. 80 top speed. Miles? Hindi, top speed. Top speed? KPH. KPH. 80 lang. Oh, 80 lang. Tapos ito na, ito yung stud ball. Customized din niya yan. So, meron na rin tayo sa MLW nito. Stud ball at saka nuts. Pero wala nito. Kasi yung ito, bolt yung nasa loob, no? Stud. So, hanggang makina. Hanggang makina. Mahaba na yon. Tool steel ang gamit na stud. Tapos, stainless na nut. Na ganito ang design. Nakaiba. Tapos, pa ang ulo, Allen wrench na 14mm. Tila ganun. Allen na malaki. Oo, Allen wrench na malaki. Ganito yan, oh, ganito. Ganito makita eh. Ganito siya, ganito. Ito rin, oh. Ganito ang ulo niya.
Yan, meron na rin tayo. Magkakaroon na rin tayo nito sa shop. Laking... Kung may gusto ng ganyan, na customize. Paano pampiit yan? May kasamang pampiit pag binili. Reserve ng radiator. Ito, nakakabit dito eh. Oo, reserve ng radiator to. Tapos ito ang catch can. Ah. Ito catch can. Ito ano? Tubig ito reserve. Din. Tubigan naman ito. Water temperature din to na nakasama na sa cup. Bukod pa dito sa sensor, water test sensor. Yung oil cooler ang wala pa kaming nilalagay na gauge para sa sensor. Ito ang ganda eh. Ito, fuel. Pino? Ito, ano to? Relo. Ito, relo, relo. Ito, kita na yung swing arm. Yan, kita yung kulay pula, ito. Pula. Mainit pa ata ito. Oh, ito yung kinakabit namin pagka dock engine. Meron rin kami na ito. Nakasukat na para sa dock. Ito, ilaw sa likod eh. Ano rin? Yan, pati headlight. LED. Taillight LED. Taillight LED. Headlight. Headlight niya, LED rin. Ito. Talagang pang Pino o ano? Pang ibang motor yan. Kinonvert. Pinagkasya na lang. Oh. Start ko ah. Sige. Pusok. Pusok effect. Ha? Sa pipe naman tayo. Yung pipe titanium, pero yung tubo, hindi. Kumbaga, arrester lang. Mm. Hindi ko alam kasi kung saan galing yan. Kinabit niya lang Austin. Yan. Austin. Baka pang big bike. Siguro, kinabit lang nung may-ari. Pagdating dito, nakaganyan eh. Swing arm ng salty. Swing arm ng salty, tapos bracket na lang. Pati bracket, ang ganda eh. Customize, siya rin gumagawa niyan. Grabe, no? Hindi, no? Pang show to, no? O pang show sana, tsaka pang gamit eh. Wala pang show. Wala pang show. Medic yan. Kasi hindi pa nagsisimula. May tumutulong na eh. Stock entry. Leak test. Leak test. Stock injector. Wala. 60 seconds na leak test. Wala, walang leak yung stock. Wala. Talaga may leak yung isa. May leak talaga yan. Kahit bago. Kahit bago. Kahit bago may leak. Baka na-chambahan lang tayo. Na-chambahan tayo. Okay, pasado to. Ang hindi lang yung volume. Yung volume lang mali. Baka yun lang talaga. Magkano yung package nyo pag ano, linis? 650 ba? Depende, may mga customer kasi na 650. Yung mga customer na gusto, 750. Depende. Kasama na yung ano no, throttle body. Throttle body cleaning. Throttle body cleaning, injector cleaning, ultrasonic. Ang minimum na sigilan talaga namin, 750. Tumawad. Pag tumawad, 650. Pero magpapamerienda. Depende naman sa ano ng customer. Pwede tumawad. Basta magpapamerienda. Hindi naman tayo, ano, pwede naman yan. Basta maayos ka usap. Basta standard, 750. May package sa cleaning ng ano. Magkano kaya ito, boss? Nabot? Hindi ko alam. Pero sa part naman ng mga parts naman ng motor, alam naman na iba yan kung magkano kusulok, ang black na waterproof. Oo. Pero sa ibang accessories, hindi ko na alam kung magkano. Tsaka maraming customized na ano, parts. Oo, eh. Kasi yung iba, halos siya na ang bumili. Yung may-ari kaya tanong natin. Oo nga eh. Oo. Ayan, matindi yung mga ano, piyesa eh. Siya raw ang gumagawa. Mayroon kasi ganding ano, machine shop.
Pasensya. Nabot ko na lang, bali po, 25 years ng running kasi. Ah. So, natuto na lang din, pinag-aralan, hanggang sa nai-apply sa mga motor, pwede gawin. Bali, yung machine shop nyo, iba-ibang ano? Oo. Mga ginagawa, mga customized din ano? Oo. Actually, naka-focus kami dati sa mga kitchen equipment, sa mga pyesa ng kotse. Kaya mga stainless? Oo, mga stainless, copper, aluminum. Kaya yung mga pyesa na iba dito, kinustomize namin dahil unang una walang kami mabili. Tapos gusto namin ni Larex, unique yung motor namin. Mm-hmm. Kaya ayun, napag-aralan paano convert yung ganito sa ganyan, pwedeng gamitin to. Kaya ayun lumabas. Parang ano mo? Nakahinigan na rin. Libangan naman din. Ano raw ang top speed, boss? Top speed? Ako mahirap kunin dahil ulo ko na, hirap patigilin. Hindi, joke lang. Mahirap patigilin. Mahirap patigilin. Okay lang, i-pose ha? Oo. Ayun, shout out sa MLW Racing. MLW Racing. Atot po sa mama ko, ano yung pagbanta? Ibang banta. Ayan mga boss. So, ito pala ang may-ari. MLW si Boss Dane. Boss, thank you ha. Kung mapapansin mo yung shop namin, medyo madungis, madumi kung para sa ibang tindahan ng motor. Kami, more on gawa. Sa akin, sabi ko nga sa sarili ko, di bali lang madumi yung shop, basta yung gawa, malinis. Proofy naman tayo, marami naman tayong may panalo so far. Sa mga sinabi nating karera for the past years, nananalo naman. Especially sa Poso Doc, Ultra Head. Meron na kami mga nakuwang overall champion ilang taon. Ako, sa 2016, nakuha ko overall ng Poso Doc. Then, may umilang running up din. Tapos yung mga boys natin, yung mga boys, merong Ultra Head overall, merong Poso Doc overall. So, kung Ultra Head, Poso Doc pag-uusapan, siguro napatunayan na namin yung kakayanan ng MLW. Before my time, kasi originally, sa friend ko itong shop, may mga sikat na rider na nanggaling dito. Sila, si Bethany Tolentino. Nag-start siya dito sa MLW, tapos nakuha na siya ngayon ng Poso Phoenix. Si Weiner Blente, rider natin yan last year sa TSR. Nag-overall siya sa 160, saka sa Sniper. Ngayon, nasa Project FI na siya. Si Lian, for some time, dumaan din si Lian Paredes dito. After dito, nakuha rin siya ng Project FI. Si Dustin Esguera. Ang batang-batang Dustin Esguera, hindi tumatanda. Originally, MLW siya. Marami siyang binigay sa atin na IRGP Champion Trophies, IRGP Trophies, saka mga IR Cup, yung mga GP. So, mostly, ang sinasalihan ni MLW Racing is yung mga Nationals, PSR, TSR, Yamaha GP, IR Cup, ganyan. So, more on racetrack-oriented talaga si MLW. So, yun. Sabi ko nga, kung nakikita ko yung pindahan ng iba, nakakaigit, ang daming panigla, tinis. Pero sabi ko, okay na ako sa shop, kahit ganito ka medyo so, madumi compared sa iba, basta ang importante sa akin yung gawa. Quality, walang sabong. Ay, iano ko lang din. Total, mayabang ako. Wala pa ka rin nasisira or napapasabong. Tara na yun, nag-overall champion, hindi na sumasabong. Tsaka ano to, privateer naman to eh, kayo? Oo! Privateer na ano? Iyayabal ito ko lang ulit, mayabang ako eh. sa Nationals, sa PSR,
ang pagkakaalam namin, MLW lang ang privateer na lumalaro with riding with ano, ang rider namin si Dustin Esquera na sumasabay sa factory. PSR, IRGP, YGP, IR Cup, kami lang ang privateer na pumapodium kasama ang mga factory. Oh. Ewan ko lang, baka may iba na rin gumagawa kasi nawala na kami sa eksena ng PSR. Well, actually, nag-prepare na kami unti-unti for TSR for next year. Sana may karera ulit. Sana may rider ulit kami. Kasi si Wiener Plente, rider natin last year. Ngayon, nakuha na siya ng Project FI. So, although may maraming punta rider sa magagaling dito sa ano, nandiyan pa yung mga kasama natin dati. Last year, nagsama-sama si Lex Speed, si G-Shop, si MLW, si Crankshop, yes, oh. Race-oriented si MLW, hindi kami masyado sa accessories. Although tumatanggap naman tayo ng, kung meron mga drag racing dyan, tumatanggap din naman tayo. May mga ilang customer din. Oh, yung event of that, eh, oh. So, yeah, until now, total, matumal ang karera, nagbawal na daw ang karera. Bawal ang malaki drag race. Sa, medyo kumina ang natin, ang setup sa drag racing. Ganun talaga. Eh, ito gumagawa eh. Basta pa pa doon eh, isabihin na ilawa. Ilang ano to, yung karga? 66 yan? 63. 63, 180. 200. At 200 naka ano? 6.2 ganyan. Yung pipe nito. Ito maganda yung pipe. Madumi lang. Madumi lang. Ulan eh. Oo, oh, ginagamit kasi ito. Daily kasi. Poso dock naka 63 din. 63. Mayroong oil cooler. Naglagay rin kaya ako niyan. Pwede naman. Oil cooler. Dali mo lang dito para hindi tumagas. Paano bang ginagawa niya? Yung may-ari nung Pino nakakalam kung paano niya ginagawa yun. Hindi, yung paano kinabit yung ano ron? Bolt-on lang naman siya, dapat. Pero nung binolt-on ko kasi, nag-leak. May leak? Oo, nag-leak. Kaya pinag-aralan lang ulit kung paano mag-aralan. Ito, maganda rin yung pipe, no? Ah, dito sa loob, no? Oo, nasa loob. Ito, air-cooled. Kaya mayroong shroud. Oo, kaya mayroong shroud. Tapos dun sa ano yun? Magneto sa cover. May machine kami para hindi rin tumama si magneto sa cover. At saka hindi rin dumi si oil seal. Kasi may tagas nga. Kasi dun ko nakita yung leak. Kaya ginawa namin ang paraan para hindi mag-leak. Yun. So far, wala naman din kahit daily use. Ito, classic. Opo, classic po yan. Opo, classic. Carbon po. Ayun, may carbon. Ito po, may banderitas po sa para po sa ano? Bargahan, no? Fiesta. Bargahan kasi yan, eh, no? Tapos yung pipe niya po. Swing arm na rin yan. Original yan, eh. Opo. Maganda din po yung pipe kasi madumi lang po. Wala pong plaka, kakalabas lang po kasi sa kasa. Nobocrank na din po yan. Nobocrank? Opo, yan. Ano bang motor to? Ano lang po yan? Nobo. Kaya Nobo. Oh, sige. Sige, thank you sa inyo, boss. Thank you. Thank you, thank you. Para po sa GPS niya po, yan. Thank you, boss! Yay! Project bike Rusi. Trusted po yan. Dapat po eh.